Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Del Herbito, Ronald Verbosidad, Chodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar, at kayo na rin kay Katz Aquino. Nagsimula na nga ang practice ng Strong Group Athletics dahil sila nga ang kakatawan sa William Jones Cup para sa Pilipinas. Sa talaga namang masasabi nating loaded talaga ng mga star player ang lineup na ito dahil meron nga ditong mga ex-Gilas players at gayon na rin mga import sa PBA, kaya naman napakagandang kombinasyon nito at napakalakas. At marami nga nagsasabi na baka daw mas malakas pa ang lineup na ito kumpara naman sa lineup ng Gilas Pilipinas. At nandito rin si Renza Bando na marami nga naghihinayang dahil hindi nga nakapasok sa Gilas Pilipinas, at gayon na rin si Jordan Heading. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ay mas malakas pa ba talaga ang lineup ng Strong Group Athletics kumpara naman sa lineup ng Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At sa tingin nyo ba ay dapat bang sinama talaga si Renza Bando at si Jordan Heading sa Gilas Pilipinas upang makatulong sa Olympic Qualifying Tournament? Natapos na nga ang unang tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra nga ito sa Turkey. At alam naman nating lahat na naghahanda ang Gilas Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament. At ang main purpose lang naman ng tune-up game na ito ay upang mapag-aralan ni Coach Tim Cone kung nakuha na ba ng mga Gilas players ang kanyang game plan, at gayon na rin kung meron na bang matinding team chemistry ang Gilas Pilipinas. Ngunit kailangan pa rin talagang manalo dahil dun nga masusukat kung hanggang saan na ba ang kakayahan ng Gilas Pilipinas. Ngunit mukhang hindi nga naging masaya si Coach Tim Cone sa performance ng mga Gilas players. Ang sabi niya nga, "I hope to see improvement. I hope to see us get better on both sides of the ball. We didn't play as sharp as we wanted." Ang naging problema kasi sa Gilas Pilipinas, unang-una na nga dyan yung mga foul trouble na kagaya na lamang nang nangyari kay Kai Soto na sa fourth quarter nga ay na foul trouble siya at na foul out pa, at medyo na prostrate talaga dito si Kai Soto dahil hindi niya nga naipakita ang kanyang galing. Dahil napakasailan kasi ng tawagan, konting dikit lang, foul kaagad. Kaya naman sa mangyayaring second tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra naman sa Poland ay kailangang baunin nila ang kanilang mga natutunan nang makaharap nga nila ang Turkey, at dito ay kailangan nilang may-apply halimbawa na lamang yung mga foul trouble at gayon na rin yung mga turnovers, at sana magkaroon ng magandang tira sa labas ang Gilas Pilipinas. At ang Poland naman ay hindi magpapatalo dahil kailangan nga nilang makakuha ng panalo, dahil sa nangyaring tune-up game nga nila kontra nga sa Brazil ay tinambakan sila ng Brazil at hindi nga sila nakaporma. At natapos nga ang kanilang tune-up game sa final score na 75-91, panalo nga ang Brazil. Kaya naman sa magiging laban nila sa Gilas ay sisiguraduhin nilang mananalo sila at papaglaruin na nila ang kanilang star player o ang kanilang NBA player na si Jeremy Sakin, na alam naman natin na naglalaro sa NBA at forward siya ng San Antonio Spurs. Malaking tulong nga si Jeremy Sakin upang matalo nila ang Gilas Pilipinas dahil napakalawak na ng experience nito dahil puro mga NBA player ang kanyang nakakalaban. Kaya naman magandang hamon talaga ito sa Gilas Pilipinas nang makakaharap na nila itong si Jeremy Sakin. At marami nga ang nagsasabi na bagay na bagay daw itong imatchup kay Abay Junmar Pajardo. Biruin nyo, 6'8 versus 6'10. At bukod nga kay Jeremy Sakin ay mukhang meron pa silang higanting palalaroin kontra nga sa Gilas Pilipinas. Kung inyo nga makikita ay napakalaki ng mama na ito. At ang magiging laban nga ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Poland ay sa June 30. At magsisimula nga ng 12 AM ng umaga, at meron ngang live sa mga Facebook at kayo na rin may live din sa One Sports, RPTV, Pilipinas Live at sa One Sports Plus. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ay nakapag-adjust na ba ang Gilas Pilipinas at kakayanin ba nila ang lakas ng Poland? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.